Magandang araw po Kuya Chris. Ako po si Oscar. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Sana po ay mabasa nyo. Taong 1996, nang magkaroon ako ng isang karanasang hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong minsang napabakasyon ako sa lugar ng isa kong kaibigan sa Bicol, Camarines Norte. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar kung saan. Hanggang sa ngayon ay doon pa rin nakatira ang aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Artemio. Mga high school pa lang kami, magkakilala at magkaibigan na kami ni Artemio. Para na rin kaming magkapatid kung magturingan. Pero nang makapag-asawa siya ng taga Bicol, doon na rin ito nanirahan kasama ng napangasawa niya. Gayunpaman, nagkakabalitaan pa rin kami paminsan-minsan tungkol sa isa't isa sa pamamagitan ng sulat. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, kaya through airmail ang paraan para magkaroon ng komunikasyon ang mga taong magkalayo. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Artemio. Naglalaman iyon ng pangungumusta at balita na sa wakas ay magiging ama na rin siya dahil nagdadalang tao na raw ang asawa niyang si Adet. Sinabi rin sa sulat nito na kung may panahon ako ay dalawin ko naman siya doon sa Bicol. Napangiti ako matapos kong basahin ang sulat ni Artemio sa akin. Masaya ako sa nalaman para sa kanya. Sa mga oras na rin na yon, naisip kong bakit nga ba hindi ko subukang dalawin si Artemio sa Bicol. Total naman ay nagpaplano rin ako na mag-leave muna sa trabaho at pansamantalang magbakasyon. Nagkataon kasing broken-hearted ako noon sa dati kong nobya na nakipaghiwalay sa akin at ipinagpalit ako sa iba. Dahil nga roon, itinuloy ko ang pag-file ng temporary leave sa opisinang pinagpapasukan ko para magbakasyon ako sa lugar nila Artemio. Bago yon, tinugon ko muna ang sulat ni Artemio para masundo na rin niya ako sa terminal na bababaan ko. Ganoon na lang ang tuwa namin pareho nang magkita na kami. Sa loob ng 3 taon simula nang huli kaming magkita, parang wala namang nagbago kay Artemio. Makisig pa rin siya at magandang lalaki. Pero sa aming dalawa, syempre mas magandang lalaki pa rin ako. Maganda ang lugar nila Artemio. Estilong probinsya talaga ang pamumuhay nila roon. Kung saan hindi pa konkreto ang ilang kabahayan, kabilang na roon ang bahay nila Artemio at ng asawa niya. Ayon kay Artemio, pinag-iipunan pa raw nila ang pagpapagawa ng bahay nila. Kailan lang daw kasi sila nagkaroon ng sariling lupa sa pamamagitan ng sariling sikap nilang mag-asawa. Magkagayunpaman, naging maganda at may kalakihan din ang bahay nila kahit simple at gawa lang iyon sa kahoy at plywood. Nalaman ko ring may maliit na pwesto ng gulayan sila Artemio sa may palengke ng kanilang lugar na siyang ikinabubuhay nila at doon sila naglalagi ni Adet tuwing araw. At bago maggabi, nagsasara sila para umuwi naman sa bahay nila. Sa panahon na ipinamalagi ko sa lugar nila Artemio, ay palagi rin akong sumasama sa kanila tuwing papunta sila sa palengke para magtinda. Siyempre nakikitulong na rin ako para malibang-libang na rin. Dahil doon, kahit paano'y naiibsan na rin ang lungkot na pinagdadaanan ko sa hiwalaya namin ng dati kong nobya. Pero may isang pangyayaring hindi ko malilimutan habang naroon ako kina Artemio. Isang gabi yon, kakatapos lang naming mag-inuman ni Artemio. Matutulog na sana ako nang makarinig ako ng kung anong malakas na ingay mula sa bubong ng bahay. Sa tansya ko ay banda iyon sa katabi kong kwarto kung saan natutulog sina Artemio at ang asawa niya.
napabangon ako at sandaling nakiramdam. At nang hindi na nasundan ng ingay, bumalik na ako sa pagkakahiga. Dahil nga nakainom ako, mabilis na rin akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga, matapos kong magising, naabutan ko si Artemio sa labas ng bahay nila na nagpapatulis ng buho ng kawayan. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya roon. Ang sagot niya, ginagamit daw iyon panlaban sa aswang. Napakunot ang noo ko sa sinabi niyang yon. Napatanong pa ako sa kanya na kailan pa siya naniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Hindi naman kako totoo ang mga iyon at gawa-gawa lang ang mga kwentong tungkol doon. Tinanong ako ni Artemio kung may narinig ba akong ingay kagabi sa bubong. Malakas daw ang kutob niyang aswang ang may gawa nun. Hindi na raw bago iyon sa lugar nila, lalo kung may buntis sa isang bahay. Paborito kasi ng mga aswang ang mga buntis dahil napakabango raw sa kanila ang sanggol na nasa sinapupunan ng mga ito. Napakibit-balikat na lang ako sa sinabi ni Artemio. Hindi kasi ako talaga naniniwala na totoo ang mga aswang. Paniniwala na nabago nang sumapit na ulit ang gabi. Hating gabi na noon at naghahanda pa lang sa pagtulog. Nakasanayan ko na kasi ang matulog ng hating gabi. Bago ako humiga, naisipan kong isara muna ang bintana. Pero nang makalapit na ako roon, nakarinig ako ng malakas na huni ng ibon at nakita ko ang isang itim na ibon na hindi ordinaryo ang laki na nakadapo sa sanga ng puno ng bayabas. Sa paraan ng paghuni nito, inakala kong isang malaking uwak lang yon. Pero ilang sandali pa, matapos kong maisara ang bintana, nakarinig na ako ng malakas na kalabog sa may bubong. Ewan ko pero bigla na lang akong kinabahan ng maalala ko ang sinabi ni Artemio tungkol sa mga aswang. Dahil doon, hindi ko na nagawang humiga para matulog. Sa halip ay nakiramdam na lang ako sa paligid. Maya-maya pa, narinig kong malakas na sumisigaw ang asawa ni Artemio na si Adet. Kasunod noon ay ang malakas na pagmumura naman ni Artemio. Sunod-sunod din ang ingay sa bubong na parabang hinahampas yun. Napasugod ako sa kwarto nila Artemio. Nag-aalala kasi ako kung ano ang nangyayari sa mag-asawa. Noon ko naabutan si Artemio na sinusundot-sundot ng malakas ang kisame ng bahay nila nang hawak nitong pinatulis na kawayan habang paulit-ulit na sumisigaw ng "Lumayas ka rito, aswang ka!" na may kasamang mura. Habang si Adet naman ay namamaluktot ng upo sa ibabaw ng papag nila. Napatanong ako kay Artemio kung ano ang nangyayari. Ang sabi niya, may aswang daw sa itaas ng bubong nila. Iniabot sa akin ni Artemio ang buho ng kawayan at pagkatapos ay hinugot ang mahaba niyang itak na nakasukbit sa tagiliran niya. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya at lalabasin daw namin ang aswang. Hindi na ako nagtanong, basta sumunod na lang ako kay Artemio. Bago pa kami lumabas ng bahay, may kinuha muna siyang garapon mula sa kusina nila. Dalawa ang garapon na iyon at ang isa ay iniabot niya sa akin. Pagkarating namin sa labas, isinaboy ni Artemio ang laman ng garapong hawak niya palibot sa bubong ng bahay nila. Habang ako naman ay sa palibot ng silong nagsaboy, gaya ng utos niya. Nalaman kong pinaghalong asin pala at dinikdik na bawang ang laman nun. Nagulat pa ako nang biglang may lumabas na malaking itim na aso mula sa ilalim ng silong ng bahay nila Artemio. Sa tantsa ko ay parang kasing laki ko na ang asong yun. Mabalasik itong nakatingin at matapang na umaangil sa akin. Dahil sa naghalong pagkabigla at takot, nataranta ako at hindi agad nakakilos sa kinatatayuan ko.
Napapikit na lang ako at napasigaw nang makita kong dadambahin ako ng malaking aso na yun. Mabuti na lang at mabilis akong nasaklolohan ni Artemio. Nagawa niyang tagain ang malaking itim na aso bago pa ako masunggaban nito. Bumagsak ang aso sa harapan ko. Pero mabilis ding nakabangon at matulin na nagtatatakbo palayo. Maya-maya naman ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas ng malalaking mga pakpak mula sa itaas namin. At noon namin nakita ang isa pang aswang na ang katawan ay sa tao. Pero may malalaking pakpak ng tulad ng sa isang ibon. Mabilis itong lumipad palayo galing sa bubong ng bahay nila Artemio. Agad na dinampot ni Artemio ang buho ng kawayan na nabitiwan ko at sinubukang asintahin ang papalayong aswang. Pero sa malas ay hindi ito nahagip. Sa galit ni Artemio ay pinagmumura na lamang niya yon at binanta ang wag nang babalik. Tsaka lang ako nahimasmasan nang mamalayan kong naiwan na pala akong mag-isa sa labas ng bahay at bumalik na sa loob si Artemio. Nagkandara pa tuloy ako sa pagpanhik sa hagdan sa takot na baka may natitira pang aswang doon sa labas. Kinaumagahan, nagpasya sina Artemio na pansamantala muna silang makikituloy sa bahay ng mga biyanan niya hanggang makapanganak daw si Adet. Nag-aalala daw kasi silang baka bumalik pa ang mga aswang na yon sa bahay nila. Mabuti na raw na makasiguro silang hindi mapapaano si Adet at ang sanggol nito sa sinapupunan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natuloy ang kanilang paglipat dahil na nakitang tiyan ni Adet ng araw na yon. Kung kaya't ipinagliban nila muna ang pag-alis. Hindi mapakali si Artemio sa mga oras na iyon dahil sigurado niyang babalikan sila ng aswang. At hindi nga nagkamali ang aking kaibigan. Alas 9 ng gabi, habang kami ay nagkakape ni Artemio, may narinig kaming pagkaluskos sa paligid. Kinabahan na ako nang damputin ni Artemio ang kanyang itak sa lamesa. Ayon sa kanya, aswang daw yun. Nagtanong naman ako kung paano niya nasiguro na aswang ngayon. Nangamoy bulok daw kasi ang hangin at naamoy namin iyon mula sa nakabukas na bintana. Inihanda ko na ang aking sarili. May hawak na rin akong sibat at isang garapong asin na may bawang. Maya-maya ay kumalabog ang bubungan at mayroon kung anong sumisira sa bubong. Nanlaki ang aking mga mata nang biglang may nakita akong pulang-pulang mata na nakasilip doon. Sinabihan ako ni Artemio na asintahin ko daw ang nilalang. Pumwesto ako sa isang sulok habang inaabangan ang pagpasok ng nilalang. Si Artemio ay nagtago naman sa gilid ng banyo. Nanlamig ang aking mga pawis nang biglang lumabas ang mukha ng isang nakakatakot na nilalang. Itim na itim iyon at matutulis ang mga ngipin. Sinenyasan ako ni Artemio na sibatin ko na. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa na sibatin yon. Tinamaan ko ang nilalang at bumagsak ito sa loob ng bahay. Napaatras pa nga ako sa takot. Ngunit si Artemio ay sumugod at tinaga ang nilalang sa liig. Hanggang sigaw naman ang asawa niya at hawak-hawak ang kanyang nananakit na tiyan. Hinatak namin ang nilalang at dinala sa likuran. Matapos iyon ay sinunog namin yon. Nagbanta pa nga si Artemio na ganun daw ang mangyayari sa sinumang aswang na papasok sa kanila. Magdamag kaming hindi natulog ni Artemio at binantayan namin ang asawa niya. Kinabukasan ay itutuloy na namin ang aming pag-alis sa bahay na yon. Nagpalipas lang ako ng isang araw habang pansamantalang nakikituloy sa mga magulang ng asawa ni Artemio at bumalik na rin ako sa Maynila. Napaaga nga ang uwi ko sa halip na may isang linggo pa sana ako roon kina Artemio.
Pero ayos na rin dahil sa Maynila ko na lang itinuloy ang pagbabakasyon ko. Maganda pa rin naman at masaya ang naging bakasyon ko sa Bicol. Kahit pa nga nagkaroon ako ng nakakatakot na karanasan doon. Kakaibang karanasan na sa buong buhay ko ay hindi ko magagawang kalimutan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Oscar, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po Kuya Chris. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa lahat ng oras at sana rin ay mabigyan pansin itong ibabahagi kong kwento. Ang kwentong ito ay karanasan ng aming pinakamatandang tiyo na itago na lang natin siya sa pangalang Tiyo Danny. 16 anyos ako noon nang maikwento sa akin ni Tiyo Danny ang karanasan niyang ito. Noon pa naman ay paborito ko na ang tsuhin kong ito dahil sa hilig nitong magkwento ng mga istoryang kababalaghan na siya namang gustong gusto ko. Taong 1966, nang makaengkwentro ng aking tiyo ang isang uri ng aswang na kung tawagin daw ay aswang na gala. Ang aswang na gala daw ay isang uri ng aswang na enerhiya ng buhay ng isang taong may sakit ang siyang pagkain. Ang gawain daw ng aswang na ito ay maghanap ng taong may sakit na siya namang bibiktimahin niya. Kung ito raw ay makakalapit sa isang may sakit, ay uunti-untiin daw nitong higupin ang enerhiya ng buhay ng kanyang biktima hanggang lumala ang kalagayan nito at tuluyang mamatay. Ayon kay Tiyo Danny, 28 anyos na siya noon at mayroon ng asawa na kasalukuyang nagdadalang tao sa kanilang panganay na anak. Nakatira pa sila noon sa isang baryo sa probinsya ng Aklan na noon ay kalibliban pa. Malayo sa bayan at hindi pa naaabot ng elektrisidad kung kaya tanging gasera lamang ang nagsisilbing ilaw nila kung gabi. Nang mga panahon daw na ito, ay may nausong sakit sa kanilang lugar na hindi maipaliwanag kung ano ang dahilan. Naging sunod-sunod daw ang pagkakasakit ng mga residente roon na nauuwi sa pagkamatay ng ilan. Palibhasa ay malayo nga sa bayan kung saan may malapit na ospital kung kaya hindi pa madaling matukoy noon ang klase ng mga sakit. Isa na rin sa dahilan ay ang kahirapan sa buhay ng karamihan sa kanilang baryo kung kaya't walang kakayanan na magpatingin sa mga ekspertong manggagamot. Kaya naman wala raw ibang inaasahan ng karamihan ng mga tao roon kundi ang ilang mga albularyo para magpagamot kahit pa walang kasiguraduhan kung mapapagaling nga sila nito. Hanggang isang araw daw ay bigla na lamang nilagnat ng mataas ang Tia Arlene na labis nilang ikinabahala. Sa lagnat daw kasi nag-uumpisa ang sinasabing sakit na kumakalat sa kanilang lugar. Sa umpisa ay aapuyin muna yun ng lagnat. Dadaing na may masakit sa iba't ibang parte ng katawan at unti-unti nang manghihina hanggang tuluyan na iyong maratay. Kaya naman agad naghanap ng albularyo ang tiyo para maagapan ang sakit ng tiya. Hanggang may makapagsabi sa kanya tungkol sa isang albularyo na nakatira sa duluhan ng kanilang baryo na kilala sa tawag na Tata Boyet. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Tiyo Danny at agad daw niyang pinuntahan yon. Pagka-uwi ni Tiyo Danny sa kanila ay kasama na raw niya ang nasabing manggagamot. Medyo may edad na raw iyon na sa tansya ni Tiyo ay nasa 50 na ang edad. Pautal-utal na din kung magsalita. Payat daw ang pangangatawan at tila hindi pang karaniwan ang haba ng mga braso. Nung una ay tinawas muna raw ni Tata Boyet si Tia Arlene at nakita raw sa tawas na may isang matandang lalaki ang nagbigay ng sakit sa aking tiya. At sa tingin daw nito ay hindi ordinaryong tao ang matandang lalaki na yon.
Tinanong daw ng aking tiyo kung paanong mapapagaling ang kanyang asawa at ang sagot naman daw ng albularyo ay ito na ang bahala. Sinabihan daw ng albularyo si na tiyo Danny na kung maaari ay magsilabas muna sila ng bahay para daw hindi iyon maabala sa gagawin nitong panggagamot. Kaya naman agad na lumabas si na tiyo Danny pati ang biyanan nito. Matapos ang ilang sandali ay lumabas na ang albularyo. Sinabi nitong babalikan pa niya si Tia Arlene dahil hindi pa niya ito tapos gamutin. Sadya raw kasing malakas ang nagbigay ng sakit dito. May ilang halamang gamot na ibinili ng albularyo kay Tio Danny na hanapin para ilaga at ipainom sa may sakit kong tiya. Sinunod naman daw ni Tio Danny ang bili ng albularyo. At makalipas nga ang ilang araw ay nagbalik iyon para muling gamutin si Tia Arlene. Makatlong beses na raw nagpabalik-balik ang albularyong si Tata Boyet para gamutin si Tia Arlene. Subalit tila wala man lang pagbabago sa kalagayan ni Tia. Sa halip ay parang mas lumalala pa raw yun. Kaya naman lalong nag-alala ang Tio Danny sa maaaring mangyari sa asawa at sa sanggol na dinadala nito. Isang hapon ay may isang matanda raw na lumapit kay Tio Danny at sinabihan siyang malabong gumaling ang sakit ni Tia Arlene. Sa halip ay mas nanganganib pa raw ang buhay nito. Nawirduhan daw ang Tio sa sinabi ng matanda kaya tinanong niya iyon kung bakit nito nasabi ang mga yon. Isang huwad ang lalaking yun. Hindi siya totoong manggagamot, kundi unti-unti niyang kinukuha ang buhay ng isang taong may sakit hanggang tuluyan itong mamatay. Wika raw ng matanda na lalong ipinagtaka ni Tio Danny. Paano niyo naman mapapatunayan na totoo yung mga sinasabi mong niyang tanda? At saka, bakit naman gagawin ni Tata Boyet ang mga binibintang mo? Hamon daw ng tiyo ko. Hindi ordinaryong tao ang lalaking yun. Isa siyang asawang nagala. At buhay ng isang taong may sakit ang siya niyang pagkain. Kung patuloy na lalapit siya sa iyong asawa, hindi magtatagal ay mamamatay ang asawa mo. Nakaramdam ng takot at pag-aalala si Tio Danny dahil sa mga narinig mula sa matanda. Napaisip na raw siyang maaaring totoo ang sinasabi nito dahil na rin sa nakikita niyang palala ng palala ang kalagayan ni Tia Arlene kahit pag ginagamot na iyon ng matandang albularyo. Nang dahil doon ay napatanong daw si Tio Danny kung paanong maililigtas ang buhay ng asawa niyang may sakit. Ang sabi raw ng matanda ay sabihan daw siya ni Tio Danny kung kailan magbabalik ang matandang albularyo sa kanila para matulungan niya ang tiyo at para mapatunayang totoo ang sinasabi nito. Araw ng Biyernes noon, yun daw ang araw ng balik ng matandang albularyo. Nakahanda na raw si na Tio Danny at ang matandang nakausap niya na nagpakilalang si Lolo Piping. Nang dumating na raw ang matandang albularyo, gaya ng dati ay pinalabas sila nito para maumpisahan na raw ang panggagamot. Lumabas naman daw ng kubo si na Tio Danny at ang biyanan niya. Walang kaalam-alam ang matandang albularyo na may pinaplano ang tiyo. Heto, kunin mo ito at siyang ipangtaga mo sa aswang. Maingat kang bumalik sa loob at makikita mo ang tunay na anyo ng matandang iyon. Utos raw ni Lolo Piping kay Tiyo at iniabot sa kanya ang isang jungle bolo. Ang sabi pa raw ni Lolo Piping ay ibinabad raw niya sa asin ang jungle bolo na iyon para maging mabisa sa pagpatay sa aswang na gala. Agad nang bumalik si Tio Danny sa loob ng bahay, maingat daw ang ginawa niyang paghakbang gaya ng bilin ni Lolo Piping para daw hindi maramdaman ng aswang na paparating siya. Dahan-dahan daw siyang sumilip sa pinto ng silid kung nasaan si Tia Arlene
at ang matandang albularyo. At doon nga raw nagulat ang tiyo nang makita ang tunay na itsura ng matanda. Mahaba ang tila na lulugas nitong mga buhok. Nangingitimang balat na tila nagbibitak-bitak sa katuyuan. Mahahabat nangingitim din ang mga dalirit mga kuko nitong nakapatong pa sa maumbok na tiyan ng tiya. Pinanindigan ng balahibo si Tiyo Danny. Totoo nga ang sinabi ni Lolo Piping na aswang nga ang matandang albularyo. Kitang-kita raw niyang halos nakadikit na ang mukha nito sa mukha ni Tiya Arlene habang nakabuka raw ng malaki ang nangingitim nitong bibig. Habang ang Tiya Arlene naman ay dilat na dilat ang mga mata at nakabuka ng bahagya ang bibig. Kinutuba ng tiyo na may nangyayaring hindi maganda kaya agad niyang sinugod ang aswang. Nagmumura daw niyang tinaga ang matandang albularyo at tinamaan niya ito sa balikat. Tatagain pa sana niya ulit yon, pero malakas siya nitong naitulak at nang matumba siya'y mabilis iyong nakatakbong palabas doon. Sinubukan daw iyong harangin ni Lolo Piping na nakaabang sa labas ng kubo. Pinagahampas daw nito ng buntot pagi ang aswang, ngunit parang palos daw iyon sa bilis na nakatakas. Humingi ron ng saklolo si Lolo Piping at Tiyo Danny sa mga kalapit bahay para habulin at tugisin ang aswang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila iyon naabutan. Sinubukan din daw nila itong puntahan sa tinitirahan nito, pero hindi rin nila nakita roon ang aswang na matanda. Mabuti na lamang daw at nadaluhan agad ni Tiyo Danny si Tiya Arlene at nailigtas pa ito sa panganib. Tinulungan din sila ni Lolo Piping na magamot si Tiya Arlene. Noon ay nalaman ng tiyo na isa rin palang albularyo ang matanda. Magkagayon pa man, matapos pa inumin ng halamang gamot si Tiya Arlene, ay dinala pa rin nila ito sa bayan sa pinakamalapit na pagamutan. Sa tulong na rin ni Lolo Piping, nang sa gayon daw ay masuri na rin doon kung ano talaga ang sakit ng tiya. Ayon sa doktor na sumuri kay Tiya Arlene, ay nagkaroon daw ito ng mataas na impeksyon sa ihi, dahilan ng pagkakaroon nito ng mataas na lagnat. Bagamat nagagamot naman daw ito, ay sadyang delikado pa rin lalo na sa mga kababaihang nagdadalang tao, lalo kung ito ay mapapabayaan at hindi maaagapan. Isang linggo rin daw na natili sa ospital ang Tiya Arlene. Sinigurado muna daw ng doktor doon na ligtas na sa impeksyon at malakas na ang pangangatawa ng tiya bago ito payagang lumabas ng pagamutan. Simula rin noon ay hindi na nagpakita ang matandang pekeng albularyo sa lugar nila. Ayon daw sa palagay ni Lolo Piping, ay maaaring patay na rin ang aswang na iyon dahil na rin sa tinamong taga nito mula sa jungle bolo na ginamit ni Tiyo Danny. Mabisa raw kasi ang jungle bolo na ibinabad sa asin na pangsugat sa aswang na gala. Dahil hindi na raw maghihilom ang sugat nito hanggang unti-unti iyong manghihina at tuluyang mamatay. Noon daw naisip ng mga residente ng baryo nila kung bakit namatay ang ilan sa mga nagpagamot sa pekeng albularyo na si Tata Boyet. Hindi raw nila lubos akalain na isang aswang ito. Simula rin noon, nadala na ang mga tao sa kanilang lugar na sumangguni sa mga albularyo. Natuto na silang kumonsulta sa mga ekspertong manggagamot. Makalipas din ng ilang buwan at nakapanganak na rin ng ligtas si Tiya Arlene. Nang makaisang taon daw ang kanilang panganay, ay nagdesisyon silang mag-asawa na ipagbili na lamang ang lupa nila at bahay sa kanilang baryo at lumipat na lamang ng tirahan sa may bayan kasama ang biyanan ni Tiyo Danny. Hanggang dito na lang po at sana ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong kwentong karanasan
ng aking tiyuhin na muntik nang mawalan ng asawa dahil sa isang peking albularyo. Maraming salamat at lagi sana kayong mag-iingat. Ako po si Louie, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roberto. Hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Libangan ko na ang makinig sa inyong channel tuwing gabi bago ako matulog. Hilig ko rin kasi ang mga kwentong katatakutan kaya't gustong gusto kong nakaririnig ng mga ganitong kwento. At sa maniwala kayo o sa hindi, ay mayroon din akong nakakatakot na karanasan. Ito ay nangyari nung ako ay binata pa lamang at naninirahan pa noon sa aming probinsya sa Ilocos. Taong 1991, 20 anyos pa lang ako noon nang makilala at maging kaibigan ko si Grace. Si Grace ay hindi tubong taga Ilocos. Napatira lang siya sa lugar namin nang mapamanahan siya ng namayapa niyang kamag-anak na taga roon sa amin ng bahay at lupa at isang maliit na karinderiya na siyang ikinabubuhay niya. Maganda si Grace, ngunit may pagkakimi at tahimik. Kaya naman kahit maraming kalalakihan ang nagkakagusto kay Grace, ay nag-aalangan ng mga ito na manligaw sa dalaga. Panahon ng bakasyon nang dumating ang pinsan kong si Aldrin sa bahay namin para doon muna maglagi habang nakabakasyon pa sa eskwela. Noon din nagkakilala si Grace at ang aking pinsan nang ipakilala ko sila sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nalaman ko kay Grace mismo na nanliligaw sa kanya ang aking pinsan at nakaramdam ako ng pagtutol doon. Kilala ko kasing matinik sa babae si Aldrin at marami na itong pinaas at pinaiyak na kababaihan. Pinaalalahanan ko si Grace tungkol sa bagay na iyon. Sinabi kong baka matulad lang siya sa mga babaeng niloko ng pinsan ko. Pero sa halip na makinig sa akin si Grace, ay sinabi niyang may tiwala siya sa aking pinsan at hindi nito magagawa na lokohin siya. Hanggang dumating ang oras na kinailangan ng bumalik ni Aldrin sa Maynila. Tapos na kasi ang bakasyon at kailangan na rin itong magbalik sa pag-aaral. Isang gabi, ikinagulat ko ang bigla ang pagpunta ni Grace sa bahay namin. Yun kasi ang unang pagkakataon na pumunta siya sa amin. Nang harapin ko siya, ay nalaman kong si Aldrin ang sadya niya. Wala pala siyang kaalam-alam na bumalik na ng Maynila ang aking pinsan. Kita ko sa mga mata ni Grace ang sakit sa nalaman niyang pag-alis ni Aldrin nang hindi man lang nagpaalam sa kanya. Labis-labis ang lungkot ni Grace. Araw-araw siyang pumupunta sa amin para makibalita kay Aldrin. Pero sa tuwi na ay umuuwi siyang bigo. Lumipas pa ang mga araw. Tumigil na rin sa kapupunta sa amin si Grace. Ang sabi ng mga kalapitbahay niya ay ilang araw na raw nilang hindi na pagkikita ang dalaga at walang makapagsabi kung saan iyon nagpunta. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap kami ng aking pamilya ng isang masamang balita. Patay na ang pinsan kong si Aldrin. Ayon sa ina ni Aldrin na kapatid ng aking ama na may pumatay sa pinsan ko. Natagpuan daw ang walang buhay nitong katawan sa isang bakanting lote, hindi kalayuan sa bahay nila. Lumabas daw sa imbestigasyon ng mga pulis na maaaring may malaking galit ang gumawa niyon kay Aldrin o kung hindi naman ay kargado ng ipinagbabawal na gamot dahil sa karimarimarim na paraan ng pagpatay rito. Laslas ang dibdib nito hanggang tiyan. Wakwak ang leeg at nawawala ang mga lamang loob maging ang isang nitong braso. Dahil malapit kami sa isa't isa ni Aldrin, ay labis ko ring ikinalungkot ang nangyari sa kanya. Isang umaga, nakasalubong ko sa daan si Grace. Bigla akong nakaramdam ng saya nang muli ko siyang makita. Agad ko siyang tinanong kung saan ba siya nagpunta
at matagal-tagal siyang nawala. Ang sabi, may pinuntahan lang siyang malapit na kamag-anak at tumigil doon ng ilang linggo. Nang umagang yon, ay masigla akong umuwi sa amin, lalo't kinumbida pa ako ni Grace na pumunta sa bahay niya kinagabihan para doon maghapunan at makapagkwentuhan kami ng matagal-tagal. Hindi naman ako tumanggi at agad na sumang-ayon. Eksaktong alas 7 ng gabi nang dumating ako sa bahay ni Grace. Tamang-tama nga lang daw ang dating ko dahil katatapos lang niyang magluto para sa hapunan. Napakasarap magluto ni Grace. Nagustuhan ko ang niluto niyang sinigang na baboy na isa rin sa paborito kong ulam. Kuhang-kuha ni Grace ang gusto kong timpla at lasa ng paborito kong sinigang. Habang kumakain, ay nagkukwentuhan pa kami. Mas lalo akong ginanahan sa pagkain dahil sa nakikitang saya sa mukha ni Grace habang nag-uusap kami. Wala na ang bakas ng lungkot doon. Tila nakalimutan na niya ang pinsan kong si Aldrin. Marami-rami na ang nakakain ko nang mapansin kong hindi gaanong kumakain si Grace. Hindi kaya taganong kumakain? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi ko napigilang tanong. Napansin ko rin kasi ang bahagyang pamumutla ng mukha niya. Hindi naman. Naiinitan lang ako. Sagot niya. Mukhang nagustuhan mo yung niluto kong sinigang ah. Masarap ba? Punang tanong pa niya. Oo, masarap. Paborito ko kasi ito eh. Ang sarap ng pagkakaluto mo. Talaga? Masarap talaga yan. Espesyal na karne ang ginamit ko riyan eh. Sige, kumain ka lang ng kumain na. Marami pa sa kusina. Kumuha ka lang kung gusto mo. Nakangiti niyang sabi. Maya-maya ay nagpaalam siyang maliligo na muna. Hindi na raw niya kasi matiis ang pagkaalinsangan. Bago pa siya tuluyang maligo, ay ibinilin pa niyang magpahinga na lang muna ako sa may sopa kapag nakatapos na akong kumain at siya na raw ang bahalang magliligpit ng mesa pagkatapos niyang maligo. Sumang-ayon lang ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Nabitin pa nga ako sa hinihigop kong sabaw kaya nagpasya akong pumunta sa kusina para sana kumuha pa ng sabaw doon. Ah, Grace, mangingialam na ako sa kusina mo ha. Kukuha lang ako ng sabaw. Paalam ko na bahagyang nilakasan ng boses para marinig niya. Pagkapasok ko sa kusina, ay nakita ko agad ang isang kalderong nakapatong sa kalan. Inisip kong iyon ang kalderong naglalaman ng sinigang kaya dali-daling binuksan ko ang takip nito para kumuha ng sabaw. Umuusok-usok pa ang sabaw kaya nalalanghap ko pa ang masarap na amoy noon. Kumuha ako ng sandok at naglagay ng sabaw sa dalakong mangkok. Bahagya ko pang hinalukay ang loob noon para makakuha ng laman. Agad naman akong nakakita ng laman at sinandok iyon para ilagay sa mangkok. Medyo mabigat ang karne dahil malaki-laki ang hiwa nito. Dahan-dahan ko pa iyong inilagay sa aking lagayan nang mapansin ko ang itsura ng karneng nasandok ko. Kamay ng tao to. Sa kabiglaan ay nabitawan ko ang sandok at tumapo ng karne sa sahig. Inisip ko pang namamalikmata lang ako kaya kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata at muling tiningnan ang tipak ng karne. Halos sumabog ang dibdib ko sa pandidiri nang masigurong kamay nga iyon ng tao. Bigla akong binaligtara ng sikmura at hindi ko mapigilang mapasuka. Hindi ako makapaniwalang ang kinakain kong karne kanina ay karne ng tao. Habang napapasuka ako, ay napatitig ako roon sa kamay at napansin kong may nakasuot pang singsing sa daliri nito. Ewan ko pero mas lalo pa akong binundol ng takot at kaba. Para kasing pamilyar sa akin ang singsing na iyon. Kahit kinikilabutan, ay tiningnan ko pa rin ang singsing na nakasuot sa daliri.
at noon ko napagmasdan na katulad iyon ng singsing ko. Iisang tao lang naman ang kilala kong may singsing na katulad ng sa akin. Si Aldrin. Hindi ako maaaring magkamali. Dahil ang mga singsing namin ay minanapa namin sa namayapa naming lola na siyang nagpasadya ng disenyo ng mga ito. Noon ko naalala ang nawawalang braso ng pinsan kong pinatay. Hindi kaya si Grisang? Pero paano? Bigla akong naalerto sa isiping baka nga si Grisang pumatay sa aking pinsan. Kung paano ay hindi ko alam. Naisip kong kailangan ko nang makaalis doon. Nagmamadali akong lumabas ng kusina. Halos takbuhin ko ang pinto ng bahay palabas nang biglang may humarang na isang napakalaking asong itim sa harapan ko. Napatumba ako sa takot at pagkagulat habang galit namang umaangil ang itim na aso sa akin. Napakalaki noon na sa tingin ko ay halos kasing taas ko ang haba ng katawan. Palapit ito ng palapit sa akin. Habang umaangil at tumutulo ang malapot na laway, sa isip ko ay katapusan ko na ng mga oras na yon. Nang tuluyan itong makalapit, ay bigla nitong sinunggaba ng putol na kamay na nasa aking tabi. Pinangas niya iyon ng malalaki niyang mga pangil at nilapa iyon sa aking harapan. Matalim pang nakatingin ang nanlilisik na mga mata ng itim na aso sa akin na parabang sadya niyang ipinapakita sa akin ang paglapa niya sa kamay na yon. Dahan-dahan akong umatras habang nakaupo. Ingat na ingat ako sa aking galaw dahil anumang oras ay maaari akong sunggaban ng nakakatakot na aso. Inipon ko ang aking lakas at lakas loob na tumayo at kumaripas ng takbo papalabas sa bahay na yon. Hindi ko na pinansin kung ilang beses akong nadapa at nagpagulong-gulong sa mabatong daan. Ang tanging nasa isip ko ay makaalis na sa lugar na iyon at makauwi sa amin. Mabuti na lamang din at hindi na ako hinabol ng itim na aso. Buhol-buhol pa ang aking paghinga nang makarating sa amin. Agad kong isinarang mabuti ang mga bintana ng aking kwarto sa takot na makapasok ang itim na aso roon kung sakali mang sumunod yon sa akin. Malakas kasi ang aking kutob na isang aswang ang napakalaking aso na yon. Ang ipinagtataka ko lang ay paano yung nakapasok sa loob ng bahay ni Grace. Wala rin naman akong natatandaang may alagang aso ang dalaga. Hindi ko tuloy maiwasan na isipin na baka ang itim na aso at si Grace ay iisa. Hindi kaya aswang ang kaibigan kong si Grace? Simula ng gabing yon, ay iniwasan ko nang magpunta sa bahay ni Grace. Hindi na rin ako nito pinapansin at pareho rin kaming nag-iiwasan ng tingin kung kami man ay nagkakasalubong sa daan. Hanggang may kumalat na balita sa aming lugar tungkol sa sunod-sunod na patayan sa kabilang bayan namin na pinaghihinala ang isang aswang daw ang may kagagawan. Agad na pumasok sa isip ko si Grace. Ewan ko ba pero may kutob akong baka siya ang aswang na may kagagawan nun. Lumipas pa ang maraming buwan at bigla na lang nawala si Grace sa lugar namin. Simula noon ay wala na rin akong naging balita pa tungkol sa kanya. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin nalilimutan si Grace, lalo na kapag nakakakita ako ng ulam na sinigang. Iniwasan ko na rin kumain ng dati kong paboritong ulam dahil naaalala ko pa rin ang ipinakaing sinigang sa akin ng dati kong kaibigan na pinaghihinalaan kong isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa nito. Ako po si Roberto, ang inyong kaistorya.
Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Pablo. Ipinanganak at lumaki sa probinsya ng Bukidnon. Noong bata pa ako, ay mayroon akong naging kababata. Siya ay si Butoy. Bagong lipat pa lang sila Butoy noon sa lugar namin kung saan nakabili ng maliit na bahay at lupa ang mga magulang niya nang magkakilala kami. Nang bata pa ako ay maliit lang ako at payat. Medyo maselan din ang aking katawan at may bilis dapuan ng sakit. Kaya naman madalas ay nasa loob lang ako ng bahay at bihirang makipaglaro sa ibang mga bata. Isa rin sa dahilan kung bakit iniiwasan kong makihalubilo sa mga kaidaran ko ay dahil madalas na pagtutulungan akong tuksuhin dahil na rin sa aking pangangatawan. Payatot, kawayan, lampa, uhugin o sipunin. Ang mga ito ang madalas itawag sa akin ng mga batang gaya ko. Minsan nga ay hindi ko maiwasang umuwi ng umiiyak sa aming bahay dahil natutokso ako ng sobra ng kapwa ko bata. Minsang papauwi ako galing sa paaralan. May nakasabayan ako sa paglalakad na isang grupo ng mga batang estudyante. Ang grupong iyon ang madalas manukso sa akin sa eskwelahan. Nang makita nila ako, ay pinagtulong-tulungan na naman nila akong tuksohin. Sinubukan ko na lang umiwas at wag na lang silang pansinin. Wala rin naman akong laban sa kanila dahil bukod sa maliit at payat ako, ay marami rin sila. Pero gaya ng dati, hindi nila ako tinigilan hanggat hindi nila ako napapaiyak. Maiiyak na sana ako noon nang biglang dumating si Butoy. Siya ang humarap at sumaway sa mga batang nanunukso sa akin. Matangkad at may kalakihan ang katawan ni Butoy kumpara sa ibang bata. Malaki rin ang boses niya, kaya sa tuwing nagsasalita ng malakas ay nagmumukha iyong galit at matapang. Kaya naman maraming bata ang nangingilag sa kanya. Nagkaripasa ng takbo ang mga batang nanunukso sa akin nang sawayin sila ni Butoy. Agad na lumapit sa akin si Butoy at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako sa kanya at nagpasalamat. Noon niya sinabi ang pangalan niya sa akin at nagpakilala rin ako sa kanya. Nagpresenta siyang ihatid ako sa bahay namin na hindi ko naman nahindian dahil mabilis na niyang hinila ang aking kamay at mabilis na naglakad. Wala na akong nagawa kundi ang sumabay na lang sa kanya. Nang makarating na kami sa harap ng aming bahay, ay nagpaalam at nagpasalamat na ako sa kanya. Ngunit bago siya umalis, ay nagpresenta siyang dadaanan ako kinabukasan para sabay na lang kami sa pagpasok sa eskwela at ganoon din sa pag-uwi. Tutal naman daw ay hindi naman kalayuan ang bahay nila sa amin. Kinabukasan ay ganoon nga ang nangyari. Sabay kaming pumasok ni Butoy sa eskwelahan at sabay ring umuwi. Simula noon ay lagi na kaming magkasama ni Butoy at naging matalik na magkaibigan. Hindi ko na rin nararanasan noon na matukso sa eskwelahan dahil lagi kaming magkadikit ng kaibigan ko. Nakasanayan na rin namin ni Butoy na magpunta at maglaro sa kanya-kanya naming mga bahay. Kilala na siya ng mga magulang ko at ganoon din naman ako sa kanila. Madalas ay ang lolo lang ni Butoy ang nakakasama niya sa bahay nila. Araw-araw kasing umaalis ang mga magulang niya para maghanap buhay. Ipinakilala sa akin ni Butoy ang kanyang lolo na si Lolo Doming. Mabait naman ang lolo ni Butoy. Madalas nga kapag naroon ako sa kanila ay nilulutuan pa kami nito ng merienda. At kung dapat hapon na ay ihahatid pa nila akong maglolo sa bahay namin. Kaya naman nakilala na rin ng nanay at tatay ko si Lolo Doming. Minsang nakumbida kami ng isang kaklase ni Butoy sa kaarawan nito, ay ginabi na kami ng uwi. Bukod kasi sa may kalayuan ng bahay noon na nasa kabilang barangay pa, ay nawili rin kami sa mga palaro doon kaya nawaglit sa isip namin ang umuwi ng maaga. Habang nasa daan, ay nakasalubong kami ng grupo ng mga binatilyo
Nilapitan kami ng mga iyon at pilit na hiningian ng pera. Wala kaming magawa ni Butoy kundi ibigay ang natitirang barya na nasa bulsa namin. Pero hindi pa nakontento ang mga nangingigil sa amin. Nakita nila ang suot na relo ni Butoy at pilit yung kinukuha sa kanya. Hindi naman pumayag si Butoy na ibigay sa mga iyon ang kanyang relo, kaya nagalit ang mga iyon sa amin. Pinagtulungan ng mga binatilyo na hawakan si Butoy para makuha ang suot niyang relo. Dahil sa laki ng mga humahawak kay Butoy, ay hindi niya magawang pumalag, kaya nagsisisigaw siya para humingi ng tulong. Lolo, tulong! Lolo! Malakas na tawag ni Butoy sa kanyang lolo. Nagalit ang isa sa mga lalaki at malakas na sinikmuraan si Butoy na ikinawala agad nito ng malay. Gustuin ko mang tulungan ang aking kaibigan, ay wala rin akong magawa. Sa liit at nipis ng katawan ko ay malamang ihagis lang ako kung saan ng mga salbahing binatilyo na yon. Kaya naman napasiksik na lang ako sa isang sulok ng mayayabong na halamanan. Hanggang maya-maya, nakarinig ako ng tila humahagok ng malakas. Nagulat ako nang mula sa kung saan ay sumulpot ang isang napakalaki at itim na baboy. Mabangis nitong sinugod ang mga binatilyong sumalbahi kay Butoy. Ang laking baboy! Saan ang galing yan? Nagtataka ring tanong ng mga binatilyo. Kanya-kanya silang ilag sa ginagawang pagsuwag ng malaking hayop. Naglalaway ang bibig nun na may mahahaba't matutulis na pangil na katulad sa isang baboy ramo. Pero ang laki nun ay mas malaki kaysa pangkaraniwan. Pulang-pula rin ang mga mata nitong tila nanlilisik sa galit. Hindi baboy yan! Aswang yan! Aswang! Sambit ng isa sa mga binatilyo. Dahil sa narinig kong iyon, ay lalo akong napasiksik sa pinagtataguan ko. Mas dumoble ang nararamdaman kong takot. Nakita kong dumampot ang isa sa mga binatilyo ng matulis na sangang kahoy at inasinta sa hayop na sumusugod sa kanila. Tinamaan naman iyon sa unahang binti dahil sa lakas ng pag-asinta ng lalaki, subalit hindi naging dahilan iyon para lubayan sila ng nasabing hayop sa halip ay galit na galit iyong pinaghahabol ang mga lalaki. Kanya-kanyang pulasan ng mga binatilyo. Nagsikaripas ng takbo sa takot na maabutan sila ng galit na baboy. Habang tumatakbo ay nagsisigawan sila ng aswang. Habang nagkakaripasan ng takbo ang mga sumalbahay sa amin, ay naiwan akong nanginginig sa aking pinagtataguan. Nakita ko ang kaibigan kong nakahandusay sa lupa at wala pa ring malay. Dali-dali akong lumabas sa pinagtataguan ko para lapitan si Butoy na wala pa ring malay. Maya-maya ay dumating na si Lolo Doming at humahangos na lumapit sa amin. Agad akong nagsumbong sa kanya at sinabing ang mga binatilyo ang may gawa nun kay Butoy. Sasabihin ko rin sana ang tungkol sa aswang, subalit nag-alangan ako dahil baka hindi ako nito paniwalaan. Ikaw bata, kamusta ang lagay mo? Nasaktan ka rin ba? Nag-aalalang tanong ni Lolo Doming. Umiling lang ako sa tanong niyang yon. Binuhat niya ang walang malay kong kaibigan at pagkatapos ay niyaya na niya akong umalis doon. Bagamat matanda na ay malakas pa rin si Lolo. Kahit may kabigatan si Butoy ay nabuhat pa rin niya ito. Ngunit habang naglalakad kami ay may napansin ako sa braso ni Lolo Doming. Nakita kong may tumutulong dugo roon. Noon ko napansin na may malaking sugat pala siya sa braso. Nang biglang pumasok sa isip ko ang malaking itim na baboy na sumalakay kanina sa mga lalaki. Naalala kong tinamaan iyon ng matulis na sanga ng asintahin niyo ng isa sa mga binatilyo. Hindi kaya si Lolo at ang baboy na aswang ay iisa? Pero hindi. Imposibleng si Lolo yon. Pilit kong iwinaksi sa isip ko ang weirdong isipin ko na yon.
Nang gabi ring iyon, ay idinaan na rin ako ng lolo ni Butoy sa bahay namin dahil sa malalim na ang gabi. Nag-aalalang mga magulang ang sumalubong sa akin at agad na nagtanong kung bakit ginabi ako ng uwi. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari maliban ng tungkol sa baboy na aswang. Kinabukasan ay maaga pa lang nang pumunta ako sa bahay nila Butoy para kamustahin ang kalagayan niya. Naroon na ako sa tapat ng pinto ng bahay nila para kumatok nang mapansin kong bahagyang nakaawang ang salamin ng bintana roon. Sinubukan kong sumilip sa may siwang para sana alamin kung gising na nga ba si Butoy. Pero nung pagsilip ko ay nakita ko roon ang lolo ng kaibigan ko. Nakaupo iyon sa may malapit sa bintana at tinatanggal ang nakabalot na gasa sa kanyang braso na may sugat. At ikinagulat ko ang sumunod na nangyari. Dahil nakita kong biglang inilabas ni Lolo Doming ang kanyang dila at unti-unting humaba iyon at pagkatapos ay dinila-dilaan ang sariwa pa nitong sugat. Sa pagkakataong yun ay muli kong naalala ang baboy na aswang. Si Lolo Doming nga ang aswang. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita at hindi ko namalayang ako'y napatulala. Napabalik na lang ako sa aking huwisyo nang maramdaman kong may tumapik sa aking balikat, ang lolo ni Butoy. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon at bakit hindi ako kumakatok. Sa halip na sumagot ay napalunok na lang ako ng sariling laway at napailing-iling. Dali-daling nagpaalam at kumaripas ng takbo pa uwi. Nang nasa loob na ako ng bahay namin, tsaka na lang ako nakahinga ng maluwag. Pero hanggang sa mga sandaling yon, ay ramdam ko pa rin ang panginginig ng aking mga tuhod. Simula noon ay iniwasan ko nang pumunta sa bahay nila Butoy sa takot ko sa kanyang lolo. Kahit anong pilit na tanong ni Butoy sa akin kung bakit hindi na ako nagpupunta sa kanila, ay lagi ko na lang sinasabi na mas gusto ko lang na doon na lang kami maglaro sa bahay namin. Hanggang dumating ang araw ng bakasyon at ibinalita sa akin ni nanay at tatay na lilipat na kami sa Maynila at doon na rin ako mag-aaral. Alam kong lungkot na lungkot si Butoy noon nang paalis na kami. Sa katunayan ay inihatid pa kami nilang maglolo sa terminal ng bus na sasakyan namin papuntang Pier. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan ko ang mukha ng lolo ni Butoy at ngumiti naman yon ng matamis sa akin bago tuluyang nagpaalam sa amin. Bagamat nakaramdam ako ng takot sa lolo ni Butoy noon, ay unti-unting napawi yon sa paglipas ng panahon. At para sa akin, totoo mang aswang o hindi si Lolo Doming, alam kong may mabuting loob pa rin ito. Simula nang lumipat kami rito sa Maynila, ay hindi na kami nagkita pa ni Butoy. Nung una'y nagsusulatan pa kami, hanggang sa dumalang iyon at wala na akong natanggap na sulat mula sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi na kami nagkita pa, ay hindi ko pa rin nalilimutan ang dati kong kababata at kaibigan na si Butoy. Ganoon din ang kanyang lolo. Ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan hanggang ngayon, Kuya Chris. Nagkaroon ako ng isang matalik na kaibigan na handa akong ipaglaban anumang oras at isang lolo na mapagmahal sa kanyang apo. Mahiwaga man ang kanyang kaanyuan, ngunit busilak naman ang kanyang kalooban. Isang kakaibang kababalaghan ang aking naranasan mula sa lolo ni Butoy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa lolo ng aking kababata. Maraming salamat at pagpalain kayo palagi ng may kapal. Ako po si Pablo, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.